Kwento natin ngayong Bride Ted ay kwento ni Apostol Pablo at ang kanyang mga tagasunod nung panahon na to, nung mayroon sila matinding persecution na pinagdadaanan dahil lamang sa kanilang mga paniniwala. Nandung ipakain ng buhay sa leon, inutuhog sila ng buhay para gawing parang lechon ba, para pailaw ni Emperor Nero. Kung mapapanood nyo po sa Netflix yung movie na Apostle Paul, makikita po natin yung matitindi nilang persecution. Simply because meron silang paniniwala na hindi ayon nga sa paniniwala ng mga Romano during that time. So pag tinignan natin, matinding persecution, pero ang nakakagulat, Brad Ted, the more pinapersecute ang Christianity that time, the more lumalaki. In fact, in 300 years time after ni Jesus umakyat pabalik sa langit, naging yun na yung national or parang official religion ng buong Roman Empire. So paano nangyari yon? Kasi nga po, itong mga matitinding paniniwala ng mga Kristiyano, patuloy silang nagsishare ng salita ng Diyos. At the more sila nagsishare, the more sila pinapersecute, the more lumalagana. Sabi nga dun sa isang verse, bago natin basahin ang ating verse ngayon, sabi, ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti. So, kinikwento ng mga Kristiyano during that time, nakikita nyo kaming persecuted, pero lahat na to ay para sa inyong ikabubuti, para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami rin yung tumatanggap sa biyaya ng Diyos, dumarami rin yung nagpapasalamat sa Kanya at nagbibigay papuri sa Kanya. So, ang hindi lang ma-figure out ng mundo, bakit sobra yung passion nyo sa paniniwala nyo sa isang patay na karpintero na ang kwento na buhay sa ikatlong araw, eh parang hindi naman totoo. But then again, why will someone die for a lie? Kung hindi totoo na nabuhay si Kristo, bakit kahit hanggang kamatayan hindi nila itatanggi ang kanilang Diyos? Maari kasing totoo ang kanilang na-witness na nakita nila si Jesus na buhay, at ang Mesaya ay talagang si Jesus. Verse 16, Brad Ted, ito ang ating versikulo. Ikalawang Korinto 4:16. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sabi lang, Brad Ted, before I pray, tayo po maaaring humihina physical, nangihina po yung ating temporal na pangangatawan, pero the more tayo naniniwala at nananalig sa Diyos, pinalalakas po niya tayo from the inside, yung internal at spiritual, at tayo po ngayon ay magkakaroon ng laban dito sa hamon ng buhay. Yan po ang dalangin sa inyo. Patuloy tayong palakasin ng Diyos sa internal, sa eternal perspective ang ating espiritu, at lalakas ang ating pangangatawan. Sa mga may karamdaman po ngayon, hirap po na natin ito sa akin. Lord, patatagin niyo po ang aking internal, yung aking espirito upang makalaban sa physical. Manalangin po tayo, Panginoon, kung paghihirap na din ang pinagdaanan ng mga unang Kristiyano ay matindi, Lord. Hindi naman namin kinukumpara sa ngayon, pero Lord, minsan marami rin kaming, reklamo sa mga paghihirap namin. But Lord, patatagin niyo po kami tulad ng pinatatag niyo ng mga early Christian. Ang kanilang paniniwala ay hindi nagmaliw, ang kanilang pananampalataya ay hindi bumaba, pagkos lalo pang sumidhi yung pananampalataya sa iyo. So Lord, palakasin niyo rin po kami katulad ng pagpapalakas niyo sa mga early disciples, early Christians, na even sa bingit ng kamatayan, nangapit sila sa iyo, kumapit sila sa iyo. Thank you, Lord, sa lakas na ibibigay mo sa buhay karamdaman ngayon sa mga lumalaban sa hamon ng buhay, mga lumalaban ng patas. In Jesus' name, amen. Amen. Panginoon Diyos, muli po, salamat sa araw na ito. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at gabayan sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. Alagaan niyo po ang lahat ng ina na ngayon pinakikinig sa amin na nagpapagal para po sa kanilang mga anak. Alagaan niyo po sila, and we pray for the soul of Mr. Oscar Lopez. Sa kanya pong pagpanaw, kami po'y nakikidalamhati sa kanyang iniwang pamilya. Lord, God bless his soul. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.